ang Friday! Woohoo! Talaga naman. Kasarap ng bed weather. Mukhang lahat ngayon eh nakahilata pa sa kanilang mga higaan. Sinabi mo pa. Talaga naman, mama, yan man eh nag-work from home, nakahilata sa bahay, ba? Saka nakakita ng ganun. Wala nga palang pasok. Walang pasok sa kaya pala maraming lugar. Dahil sa bagyong si Quinta, kaya no ideklara ho kanina kahapon ng mga kinaukulan, ng suspension of classes, sigawan daw ang mga nanay. Hindi yung mga bata. Hindi na. Dati-dati kapag announcement ng no classes, ang nagsisigawan ay mga bata. Ngayon ho ay ang mga nanay ang tuwang-tuwa kapag walang pasok. Kasi, bakit nga managkaganon? Ano? Paano namang hindi, kumbachero? Kasi dahil dito sa advent, ika nga, ng online classes. Dahil sa new sila, normal. Sila na ngayon ang pinaka-estudyante. Oo, ang mga nanay. Ang nanay. Ang exam nga daw, kumbachero, top-notcher si nanay. Kaya mas tumatalino raw po ngayon ang mga nanay. Kaya mga mister, ingat-ingat kayo ha. Yan. Dahil ang mga nanay ngayon ay matatalino na. Nabalitaan nyo ba yung latest decision ng Supreme Court? Yan. Yung pinadala sa atin ni Ka Romy David, kumbachero, na merong hinatulan ang kataas-taasang hukuman na in-affirm yung naging decision ng lower court, ang decision ng Court of Appeals, laban sa isang mister na iniwanan ng kanyang asawa. Yan. At yung pala ay pumapatak sa violence against women and children. Vowsi. No. Medyo malawak kung bachero yung vowsi na yan. Yung bata sa vowsi. Matindi. Hindi lang po physical na violence. Mm-hmm. Yun lang pabayaan mo kung bachero ang iyong pamilya na pananagutan mo. Lalo na nga yung iyong asawa at mga anak. Tapos kapag napatunayan ng asawa na siya ay dumanas ng emotional anguish. Ayan. Yung mental distress. Yung mental distress. Naku po. Lalo na kapag kumonsulta na yan sa mga psychiatrist. Naku! At naipresenta sa korte. Kaya pala ito yung latest decision. At permado pa pala ni Chief Justice Diosdado Peralta Cumbachero, hinatulan. Supreme Court na. In-affirm niya yung decision ng lower court. Mukhang sambay ito. Las Piñas yata ito. Las Piñas. Tapos umabot sa Court of Appeals at ngayon ay in-affirm ng kataas-taasang hukuman. Hinatulan ng 6 months imprisonment as minimum to 8 years as maximum. Grabe. Itong lalaki na nang iwan sa kanyang asawa at nagkasala raw po ng napatunayan daw pong guilty beyond reasonable doubt for violation of Republic Act number 9262. Ito nga yung law against violence against women and children, ano? Kaya mga mister, sinasabi na sa inyo, tumatalino ngayon ang mga misis. Alam nila kung anong klaseng kaso ang isasampa sa inyo. Kaya pagka kayo aalis, isama nyo mga misis nyo. Huwag nyo silang iiwanan. Huwag nyo iiwanan. Tapos, makakabalita naman tayo na patok pala at balitang-balita ngayon sa Brazil. Yung ambassador natin sa Pilipinas. Grabe. Ambassador ng Pilipinas sa Brazil. Sa Brazil. Na nanakit daw ng kasambahay. Susumari Joseph. Ano yung sinabi? Nakunan pala ng CCTV. Mukhang aping-apin, naapit na talaga yung kasambahay na 51 anyos. Anyos, yes. Tapos siguro awang-awa na yung ibang mga kasamahan doon. Kinuha ng video. Uh-oh. At isinabmit sa Department of Foreign Affairs at ibinalita pa. Ibinalita. Headline daw eh. Sa Brazil. Talaga. Kasi ang laking balita nun kung bachero. Nakuha na ba nung sinabunutan? Meron daw nung hinampas ng payo. Meron nung piningot at hinaltak hawak-hawak sa grabe, tenga. Grabe, ano? Mario, yung kinukwento kanina ni Elaine dito, pagka pala sinabunutan mo ng gusto, ang tawag doon, Brazilian wax. Iba yun, kumbachero. Uso nga yun eh, uso yung ganun eh. Pero okay yun, sa mga salon ginagawa yun. Sa mga salon, huwag nyong gagawin yun sa totoong buhay. At huwag nyong gagawin sa taong ayaw naman magpa-Brazilian. Hindi ganun ang Brazilian treatment. Panginoon kong buhay ito. Pinapasaya lang natin kumbachero ang ating mga kababayan. Lalo na yung mga nadaanan ng
bagyo. Nadaanan ng bagyong Quinta. Kuha nga tayo ng update sa Pag-asa, Miss Elaine, kahit maikli, Mr. Report. Reggie. May report tayo. Alas 5 ng hapon ang latest report mula sa Pag-asa. Ito pa lang si Quinta, kahit na pag ganun-ganun lang, maraming iniwang, maraming pinisala, maraming lugar ang binaha, marami pong lugar na nawala ng kuryente. Yes, nawala ng linya ng komunikasyon. Komunikasyon. Ay nako. Tingnan natin yung kadadaan-daan pala no, ano yung pangalan ng isang bagyo? Si Ophel. Si Ophel. Si Pipito. Mukhang yun din ang dinaanan, di ba? Sila rin. Si Pipito, si Ophel, tsaka itong si Quinta ngayon. Pangalan na pangalan pa lang, ang bilis nito. Oo, mula sa kwarta, Quinta. Nag-Quinta ka agad. Nako, ingat-ingat mga kababayan, ha? Tapos mamaya kukuha tayo ng update sa mga umuuwi nating OFWs sa Kumbachero. Lalo na yung mga naghihintay ng kanilang swab test result. Sila ang Red Cross kaya ay nagtuloy nag-resume na ng kanilang pagte-test. Kahit na sila ay hindi pa rin nababayaran, baka naman pwedeng pakiusapan natin ng Red Cross. Baka pwedeng habang may pangako ang pamahalaan na sila ay babayaran, pwede bang ituloy na? Oo. Kumbaga, usapan lalaki naman, uso naman yung mga gentleman's agreement na yan. Tinutupad naman eh, di ba? Totoo ba? Nalupat, marami nang nakakapagsamantala ngayon. May nakita akong isang post ni Dr. Tony Liacion galing kay Senator Dick Gordon. Mamaya, subukan nating makontak si Senator na meron daw mga naniningil na ngayon hanggang 20,000. Ay, grabe! Para lang ma-swab test at makalabas ka agad ng quarantine. Dahil sa, kapit na sa patalim eh. Oo, tapos itong meron akong nakausap na OFW, meron daw 10,000 naman. Ay, grabe. Hindi ba nung nakarang araw, panay na ang apila natin babaan na ang swab test. Dahil meron pa tayo naririnig na 8,000 sa mga pribadong ospital. Nung pala, ito, nakakita ng oportunidad ang mga tulisan. Sinasabi na nga ba. Ay, titirahin ng 10,000 saka 20,000 yung iba nating mga kababayan. Bayad katotohanan 2x2. Oras po natin. Achi, ahya, Mr. Jelumtang, Gotyam Chaplak Hun, 5:16 ng hapon. Mga pinakahuling balita, mga pinakahuling pangyayari, alamin lahat sa 2x2 Balita. Araw ng Biyernes. Lunes pala, Lunes. Nasanay na talaga. Araw ng Lunes, 26 ng Oktubre 2020. Narito po ang ulo ng ating mga nagbabagang balita. Pagmaltrato ng ambassador ng Pilipinas sa kanyang kasambahay, malaking balita ngayon sa Brazil. Malacañang nangako ng agarang responde sa mga binagyong lugar. Department of Health kumakausap na ng mga laboratoryong gagawa ng COVID test na itinigil ng Red Cross. 70% ng populasyon kailangan mabakunahan kontra COVID bago bumalik ang bansa sa normal. Hataw ng mga balita sa 2x2 Balita. Magandang hapon, Luzon, Visayas, Mindanao. Hello, Philippines. Hello, world. Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. Narito ang detalye ng ating mga nagbabagang balita. Pinauwi na ni Foreign Affairs Secretary Teddy Boy Loxin ang ambassador ng Pilipinas sa Brazil na inireklamo ng pananakit sa kanyang kasambahay. Inireklamo si Ambassador Marichu Mauro sa Ministry of Labor ng sinaktan niyang 51 anyos na kasambahay. Base sa kopya ng CCTV footage na nakuha ng Brazil media, sinasampal, sinasabunutan, pinipingot at hinahampas ni Mauro ng payong ang kanyang kasambahay. Piniyak po ng gobyernong matutulungan ng mga sinalanta ng bagyong Quinta. Ayon kay Presidential Spokesperson Attorney Harry Roque, handa na ang 890 million pesos na halaga ng food packs mula sa DSWD para sa mga hinagupit ng bagyo, partikular ang Bicol Region. Bukod dito, hindi na raw dapat mag-alala ang mga magsasakang nasiraan ng pananim dahil pauutangin at meron ding crop insurance mula sa Department of Agriculture. Magbabayad na sana ang PhilHealth ng kalahati ng utang nito sa Red Cross ngayong araw. Pero ayon kay Presidential Spokesman Harry Roque,
tinanggihan ito ng Philippine Red Cross at iginit na full payment ang dapat na ibayad. Dahil walang kasunduan ng serbisyo ng PRC, nakikipag-usapan niya ang Department of Health sa 8 laboratorio na kayang sumalo sa testing services na iniwan ng Red Cross para hindi maantala ang serbisyo. Kailangan mabakunahan kontra COVID-19 ang 70% ng populasyon bago bumalik sa normal ang Pilipinas. Ayon kay Dr. Lulu Bravo ng Philippine Foundation for Vaccination, 60% ng mga Pinoy ang standard na dapat bigyan ng COVID vaccine bago magkaroon ng herd immunity ang bansa. Pero sabi ni Dr. Bravo, hiwalay pa ito sa 10% ng populasyon na na-infect ng COVID-19. Idinin ngayon ng Malacanang sa local government units sa mga binagyong lugar na ipatupad ang health protocol sa mga evacuation centers. Ayon kay Presidential Spokesperson Harry Roque, importante na may health screening at temperature checks sa centers at nakasuot dapat ng face shields at face masks ang mga bakwit sa lahat ng oras. Binanggit ni Roque na dapat maglagay ang LGUs ng safety markings sa centers para hindi magkumpulan ang mga evacuees mula sa iba't ibang lugar. Gotiam di Chapun, 5:20 na ng hapon, pinabagsak ng bagyong Quinta ang bubungan ng maraming covered court at bahay sa Oriental Mindoro. Ikinwento sa DZRH ni Mindoro Oriental Governor Humerlito Dolor na nagdulot din ng malakas na hangin na dala ng bagyo ng sirang mga kalsada na hindi madaanan ngayon at mga natumbang poste ng kuryente. Sa Oriental Mindoro nangyari ang ikalimang pagtama sa lupa o landfall ng bagyong Quinta. Hampalos ng mga balita sa 2x2 Balita! 5:21 ang ating oras. Sinalanta ng bagyong Quinta ang lalawigan ng Quezon. Nakamakailan lang ay hinagupit din ng bagyong si Pepito. Ayon kay Governor Danny Suarez, isang casualty ang naitala dahil sa nalunod na residente sa bayan ng San Antonio. Naglandfall ang bagyo sa Quezon kagabi kaya lumalim ang tubig baha sa maraming lugar. Nawala ng kuryente sa 3rd and 4th districts at nabuwal ang mga puno ng saging kaya posibleng magmahal umano ang presyo ng prutas. Sa ibang balita, nagnegatibo sa antigen at PCR test ang isang referee at isang player sa PBA bubble sa New Clark City, Tarlac. Ayon ito kay Basis Conversion and Development Authority President Vince Dizon, na nagsabing kahit negatibo ang referee at player ay obligado silang tapusin ang 14-day quarantine. Tuloy ang iba pang laban ng iba pang team sa PBA bubble kung wala namang close contact sa dalawang false positive. Malas naman ano, kasi simula-simula pa lang yan, di ba? Bagong ihip lang nila doon sa bubble na yun. Sabi siguro, bubble ka! Mariosip ano, kasi simula pa lang meron na kagad. Mariosip naman ano, pinag-iingat ng isang vaccine expert ang Pilipinas sa paggamit ng COVID-19 vaccine na gawa ng China. Ayon kay Dr. Lulu Bravo ng Philippine Foundation for Vaccination, first time kasi nagagawa ang China ng bakuna. Ganun? Mm-hmm. Sabi ng doktor, kahit pumasa sa clinical trials ay kailangang suriin at dumaan sa mahigpit na scientific studies ang Chinese vaccine bago gamitin sa mga Pilipino. Sa karugtong na balita, sinabi rin ni Dr. Lulu Bravo na ang Dengvax siya ang dahilan kaya Pilipinas ang may pinakamataas na level ng vaccine hesitancy sa buong Asya. Kaya apilan ni Doktor, pagkatiwalaan ang mga scientist sa mga ginagawang bakuna dahil para ito sa ikabubuti ng lahat. Sabi ni Dr. Bravo, sinisikap ng mga doktor na ibalik ang tiwala ng publiko sa bakuna dahil apektado rin ang clinical trial sa COVID-19 dahil sa takot sa bakuna. Eh nakakatakot naman talaga ito yung vaccine. Sino ba? Subukan lang natin. Si Doktor, halimbawa, kung meron ba siyang kamag-anak na pwede pang bakunahan ng Dengvax, papayag ba sila? Ako, siguradong hindi papayag yan. Kahit nga taga Dengvax, sigurado ayaw magpakaroon yan. Ayaw na yata ng mga taga Dengvax. Sabi ko, sabi ng mga taga Dengvax, ano ko, Deng-Deng? Inaasahang iaanunsyo mamaya ni Pangulong Duterte ang bagong quarantine classification sa Metro Manila at ibang lugar para sa buwan ng Nobyembre. Ayon kay Presidential Spokesperson Attorney Harry Roque, may rekomendasyon na ang IATF sa Pangulo sa kanilang pulong kaninang umaga. Malaking bahagi ng bansa ang nasa maluwag ng Modified General Community Quarantine hanggang October 31.
at pinag-aaralang ilagay sa tinatawag niya na new normal status. Winasak ng bagyong Quinta ang malaking volume ng palay na anihin na sana sa Albay sa isang buwan. Ito ang malungkot na ibinalita ni Albay Governor Al Francis Bichara na isa sa pinsalang iniwan ng bagyong Quinta sa lalawigan. Sabi ng gobernador, nag-iwan ang bagyo ng malawak ang pagbaha sa mga residential area at mga palayan. Dos por dos, balita! Update tayo sa bagyong Quinta. At kung mayroon pa bang umaali-aligid na mga sama ng panahon sa ating Philippine Area of Responsibility, nasa linya natin si Miss Ana Cloren ng Pag-asa. Miss Ana, magandang hapon! Magandang hapon po sa ating lahat. At as of 4 p.m. po ngayon ay nasa layo ng 310 kilometers kanluran ng Calapan City, Oriental Mindoro itong bagyong si Quinta. At patuloy nga itong papalayo sa ating Philippine landmass, at sa kasalukuyan taglay pa rin po nito yung lakas ng hangin, umaabot sa 130 kilometers per hour malapit sa gitna, at yung gustiness ay umaabot sa 160 kilometers per hour. Patuloy itong kumikilos pa kanluran sa bilis na 25 kilometers per hour, at in-expect natin nalalabas ito na ating area of responsibility bukas ng umaga. Ngunit nakataas pa rin nating tropical cyclone wind signal number 1 sa may Batangas, Occidental Mindoro kasama ang Lubang Island, Oriental Mindoro at Calamian Islands. Ganun na din sa may bahagi ng Visayas, sa may extreme northern portion na Antique ay nakataas din po yung ating tropical cyclone wind signal number 1. Yung mga ibang areas po ay nilift na natin o wala na po tayong signal dyan dahil nga po papalayo na itong bagyong si Quinta. Ngunit patuloy po siya magdadala ng katamtaman hanggang sa malakas na mga pag-ulan dyan sa may Mindoro provinces, Northern Palawan kasama ang Calamian at Cuyo Islands, Calabarzon, Aurora at Isabela. Tail end of a cold front, patuloy na nakakaapekto sa may Hilagan, Luzon. Ito po yung pagsasalubong ng malamig at mainit na hangin na nagdudulot ng mga kaulapan na may kasamang mga katamtaman hanggang sa malakas na mga pag-ulan na makakaapekto sa Cagayan, Apayao, Kalinga, Abra, Ilocos Norte at Ilocos Sur. Itong dalawang sama na panahon na ito ang magdadala din ng mga light to moderate to at times heavy na mga pag-ulan dito sa Metro Manila, Western Visayas, Zamboanga Peninsula, Bangsamoro and the rest of Luzon. Kaya posible pa rin po yung mga pagbaha sa mga low-lying areas at mga pagguho ng lupa sa mga bulubunduking lugar. Kaya payo pa rin natin sa ating mga kababayan na mag-ingat po sila at hanggat maaari ay may pag-ugnayan po sa kanilang lokal na pamahalaan. Mm-hmm. So, Miss Ana, kahit na papalayo na sa kalupaan itong si Quinta, ay makakaranas pa rin ng mga pag-ulan maski dito sa Metro Manila? Tama po, at may mga light to moderate rains pa rin po tayo ina-expect dito sa Metro Manila. Mm-hmm. Hanggang anong araw yan? The whole week ba yan, Miss Ana? Ganyan ang lagay ng panahon natin? Hanggang bukas po yung na-expect natin na epekto ni Quinta, ngunit may panibago nga po tayong sama ng panahon o low pressure area na binabantayan. Meron na naman. Yes po, at posible po itong pumasok, or as of the moment, nasa layo po itong 1,945 kilometers silangan ng Southern Luzon. Mm-hmm. At posible po itong pumasok na ating area of responsibility by Wednesday or Thursday. Grabe. Ng umaga. Sunod-sunod, ano, parang pareho ng ruta, no, Miss Ana? Oo po, mga naka-social distance lang. Tingnan mo nga naman yung mga bagyong yan. Totoo, pakunti-kunti lang ang diferensya. Pero hindi sila makaangat ngayon. Hindi masyadong umaangat, ano, Miss Ana? Opo, dahil dun mataas po yung ating dominant po yung high pressure na sa taas. So yung may northeast monsoon po tayo sa taas. Yung hanging amihan. Tama po. Wala na tayong habagat. Wala na po, sir. Wala na. So hindi na tayo tagulan. Opo, hindi na po. Pero ba't kung kailan yung hindi na tayo? Tagbagyo na tayo. Tagbagyo ang pumalit. Tagbagyo na. Hindi, yung sa Northern Luzon, sa Northeast Luzon, meron kayong binabanggit kaninang maga na tail end. Ano yun? Tail end of a frontal system. Nabanggit niya rin yun ngayon. Oo, yun. Yung ganun. Hanggang kailan naman yun sa may Northern Luzon ang mga pag-ulan doon? Sa Northern Luzon, medyo hanggang in the next 2 days, meron pa rin po mga pag-ulan na inaasahan dahil nga po dun sa tail end ng cold front. Tail end ng cold front. Paano ba ang Tagalog nun?
buntot ng buntot ng malamig na harap. Hangin. Pwede front. Front. Oh. Wala walang talaga. Tagalog. Wala pong Tagalog. English na lang. So itong isa pang low pressure area, pag magiging inaasahan ba itong maging bagyo rin ulit? Sa loob po ng 48 hours or sa in the next 2 days, less likely po siya. Pero habang papalapit po ito sa ating bansa, ay posible po mag-intensify pa dahil nasa karagatan nga po siya. Oo, dahil nasa dagat. Ano magiging pangalan nito kapag naging bagyo? Kung sakali po, ito po ay magiging bagyong si Rolly. Si Rolly. Rolly. Opo. Si Bagyong Rolly. Bagyong Rolly. Hindi, so mga ilan pang inaasahan natin ngayong taon? Ngayong taon, sa Nobyembre po, may in-expect pa tayo mga 2-3. Uh-oh. At by December, meron din po tayo inaasahan na mga 1-2 bagyo. So mga 5, total of 5 from November. Ano? Grabe, ayaw sunod, tayo ipahinga. Sunod-sunod yan. So Miss Ana, hindi pa rin kayo makaka-uwi. Opo. Talaga. Tama. Ang mga tagapag-asa natin talaga. Sisipag na mga, yan ang mga bayani naman natin kapag ganito mga panahon. Kaya dahil kayo mga bagong bayani, maliligo kayo dyan sa pag-asa. May paliguan naman dyan. Ilang araw na kayo hindi nakaka-uwi? Ako po, pang second day ko pa lang naman. Ah, bago! Bago pa lang. So, sino yung pinalitan mo? May pinalitan lang po ako naka-duty nung nakaraan. Si Lori de la Cruz. Opo, si Lori. O, palitan nga. Anyway. Opo. O, sige. Mag-ingat kayo. Maraming salamat. Maraming salamat po at ingat po tayong lahat. Grabe pala ano. So papaalis si Quinta na wala na sa kalupaan, nasa West Philippines na, pero nasa loob pa ng PAR. Susunod naman itong si Rolly. Itong mga susunod na araw. Ingat-ingat mga kababayan, ha, mga kapamilya, kapuso, kapatid, kabarkada. At mukhang yung ruta ng mga nagdaang bagyong ito ay baka yun din ang daanan ng bagyong si Rolly. Balita sa 2x2. Oras po natin. Gotyam Sam Ithun, 5:31 ng hapon. Yeah! Hi. Magandang morning. Hapon na, kumbadyero. Pati ito sa mga hinahapon na dyan sa pagpila, sa pagpapakabit ng RFID. Nako, ang dami nating mga naririnig na reklamo dyan. Di ba nung nakarang kwento pa natin, kumbadyero, yung ikinukwento kong aking mismong nasaksihan na haba ng pila. Ito, may mga kwento na naman sa akin na alas 9 magbubukas yung kabitan ng yung kabit station nila. Yes. Tapos alas 10 ubos na. Yun ang problema. Ito, dahil ang uunti lang ng mga ibinibigay, kahaba-haba, karaming mga motoristang nagpupunta. Lalo na dito raw sa NLEX na naman. Grabe. Puro NLEX ang reklamong nakakarating sa akin. Actually, mukhang damay na rin dito yung Pitex. Katulad nito, sabi, yung mga nagpapakabit ng RFID at auto sweep ETC, grabe ang haba ng pila. Nagbibigay sila ng application form at number, tapos biglang sasabihin wala na, 2:30 pa lang dito sa Petron sa may Pura exit. Sana kung ilan lang ang available nila, yun lang ang bigyan nila ng application forms. Tiplex yan, Tiplex. Tiplex. Tama, iba naman to. Dalawang oras na kaming pumila. Sabi niya, galing pa kami sa Muñoz. Buti yan, umabot pa ng alas 2, tsaka nawalan. Sa iba, alas 10 pa lang. So, palagay ko may magagawang paraan dito, kumbachero. Si Senator Bong Revilla pala, pinapaplantya na daw po ang gusot. Dito sa RFID. Mukhang siya mismo ay nagpapakabit daw dyan sa may Cavitex. Tama, papunta ng Cavite. Ganun din ang kanilang naranasan. Umaga pa lang ay ubos na yung mga sticker na ikakabit. Ang dami-dami pang mga nakapila. Kilometro daw ang haba. Ay, grabe. Dito kanina sa Quezon Memorial Circle, meron nang naglagay. Di ba, panawagan natin maglagay na kayo ng maraming kabit station. Ang dali-dali naman yan. Ha? Yung mga kabit, ang dami yan. Pwede nyo nang dalhin din yan sa mga malls. Di ba? Mas mapapagaan, mapapadali ang buhay ninyo at mapapagaan din ang buhay ng mga motorista. Toll Regulatory Board. Ano ba ang ginagawa ng toll? Di ba sila dapat na nag-aayos niyan?
Pababakuna, patuturukan namin kayo ng bakuna sa Philippine Red Cross eh. Ipapaswab test namin kayo ng walang resulta. Teka, magtanong tayo sa Red Cross, lalo na kay Senator Dick Gordon, na ang sabi sa balita natin kanina, ayaw nilang tanggapin yung bayad ng PhilHealth. Dahil kalahati lang. Totoo ba yun? Totoo kaya ba yun? Tapos ang tanong nga natin, nag-resume na kaya sila sa pagtetest. Ayan. Alamin natin. Senator Dick, magandang hapon po. Magkakabos sa inyong dalawa at sa lahat ang nakikinig at nanonood sa inyong palitutunan. Na-miss na natin si Senator Gordon ah. I miss you, sir. Kumusta na po kayo? Welcome. Welcome tayong lahat. Opo, ang isa po sa, actually, dalawang bagay tungkol dito sa swab test, kumbachero. At meron din tayo, pag may pagkakataon, talakayin din natin yung retirees. Yung mga pwede rin yun. 35 ayos pa lang, nagre-retiro na mga Kulokoy. Mukhang si Senator Dick din ang nakadiscovery nun eh. Unahin natin sa swab test. Senator, tuloy na ho ba ang pag-swab test sa mga OFWs natin na dumarating? Wala kami narinig sa PhilHealth na magbabayad sila. Ni yung parte. Sila lang ang nagsasalita. Kinakausap nila ang sarili nila. Ni yun lang kami kinakausap. Kaya huwag niyong paabuti na kami ay ayaw magpabayad. Siyempre, kailangan namin yung pera. Dahil nagkita yung aeroplano namin pupunta sa China para makakuha ng mga bagong test kits. Kung hindi sila magbabayad, hindi ka makakabayad, kami makakabayad ng test kits. Aeroplano lang, milyon-milyon ang babayaran namin. Ito mga ito, very regrettable na meron tayong mga taong katulad dyan sa PhilHealth na ang reputation niyan sobra na ang kurakot. Ngayon, nagkakaroon tayo ng kalukuhan pa dito ngayon dito sa inaabot natin pandemic, ayaw nilang magbayad. Iba paano naman? Ginastos na yung binayad ng sasibil na ngayon, yung kontrata mali. Sinabi na ng presidente, sinabi na ng DBM, sinabi na ng COA, sinabi na ng DOJ, bayaran nila. Ayaw pa rin magbayad. Siguro mga anak ng Diyos siya, mahirap na labanan yan. Nagbabayad na lang daw sila. At pagka pumutok ang pandemya rito lalo, katulad ng pagputok sa London, pagputok sa France, pagputok sa Amerika, pagputok sa Russia na sumasabog, bahala silang magpaliwanag sa tao. Dahil ako, ginagawa ko lang. Volunteer lang ako eh. Volunteer lang kami rito. Alam naman niyo yan, di ba? Opo. Senator, sa Dos Bordos, volunteer lang ang Red Cross. Hindi naman kami nag-offer eh. Sila ang lumapit sa amin. Lahat ng cabinet lumapit para magawa yan. Ginawa namin ang tungkulin namin, tapos ngayon ayaw magbayad. Opo. Senator, nag-aalok daw ho ng bayad na kalahati muna. Ano bang katotohanan doon? No, they should pay the full amount para I can see their good faith. Bakit kamo, Jerry? Pag nabayad ka ng kalahati, million, wala pang isang linggo yan, 1 billion na naman yan. Kailangan talagang usapan ng kontrata, every 3 days they pay. Every 3 days they pay. Pinalaki na lang ang pinalaki para masusubo kami. Nakikiusap sila na, sige na, i-test ka na, babayaran namin kayo. Good faith naman kami. Yung pala, bad faith yung mga yan. Parang ang lakad pala talaga, susubain pala kayo. Sasabihin na naman nila, magbabayad sila. Wala pa nga ino-offer ni isang kusing eh. Huwag naman yung bigyan ng forma yung mga yan, dahil walang forma yung mga yan. Walang ginawa yan, kundi magpa-antay at i-delay at sinabihan na sila ayaw pa rin nila magbayad. Sino ba matutuwa dyan sa mga tao yan? Opo. So habang hindi ho nagbabayad ng full ay hindi walang itetest na OFW ang Red Cross? Wala, hindi kami makakapag-test. Sino magbabayad sa amin? Wala, laki pa yung utang. Saan kami kukuha ng pera? Wala na. So, ibig sabihin niyan, ang tinetest na namin, yung natitira na lamang, yung mga private. At totoo niya, kung ang talagang umpisa pa lang, ang gusto namin, magtetest kami ng 13% of the population, at hindi naman namin nilapit ito sa mga, sa PhilHealth o sa Secretary of Health, na magpatest sa amin. Handa kami magtest ng 13% of Metro Manila. Hanggang lumapit na sila, nakita lang mabilis kami, dinagsa kami ng pagkakarami-raming test. No thank you, wala man lang, salamat sa inyo. Pagtapos ng tinetest namin, dagdagan nyo, kailangan dito sa Bacolod, kailangan sa Cebu, kailangan sa Batangas, lagay naman kami ng lagay ng mga gamit. That's about 30 million per headquarters. Tapos dadali mo ngayon yung laboratory sa Zamboanga, sa Cagayan de Oro, at ngayon gumagawa pa kami, tatapos sa Pasig, para sa Island of Panay, paano natin mababayaran yan?
Mm-hmm. May tanong po kami, klaruhin lang po natin, Senator Gordon. Ano? Ang sinasabi niyo po ba ay kung papunta na ang eroplano sa China para bumili ng mga bagong test kits, ang ibig po ba ninyo sabihin, kung tama pagkaintindi namin, eh wala na kayong test kits na available o kakaunti na lamang? Kakaunti na lamang. Mm. Kaya yung eroplano, nakagihintay sa amin. Uh-huh. Sabi ko, mukhang hindi magbabayad dyan, iulit natin sa Webes. Pero kung hindi sila magbabayad, wala na. Alam mo, pinaunlakan na ako ng IFRC na mag-aabante sila ng 2.5 million para ma-charter yung aeroplano. Dahil ang asa rin nila, babayaran kami, mababayaran namin ang IFRC, mababayaran natin yung mga test kits na kukunin sa China para maibalik dito at mapatest natin. Eto, may kausap po kami. Sige, guide pa. Sino ba ang naghahabol na magkaroon tayo ng saliva test na mas mura di hamak? Mm-hmm. Red Cross rin. Yes. Nagpakauna-una naman kami, approved na yan sa Amerika. Ang tagal na naman dito sa atin. Eh, nasabit na kami. Binigyan na namin lahat yung protocols na galing sa University of Illinois. UP ang kasama ko dyan. Hanggang ngayon, wala pa. So, 2,000 lang ang mangyayaring babae dyan. Sana. Against 3-5. Pangatlo, sino ba ang pinakamaliit na naniningil sa PhilHealth? 3,500 lang kami. Lahat matataas. Mm-hmm. Ano ang naging reaction dito? Mm-hmm. Sa airport ngayon, dahil hindi kami nagtetest, ang ginawa nila, nagtetest sila, 7,000. Eh, grabe, 20,000. Yun nga po. Yun nga po ang ginagawa nila sa ibang OFW natin. Pero eto ho, may kausap kaming OFW, Senator Dick. Dumating nung Biyernes, galing ng London. Mamaya makakausap ulit natin dito sa istasyon. Siya daw po'y nagbayad online 3-5 para siya i-test ng Red Cross. Pero inilapag siya sa, dahil ang aeroplano pala niya ay sa Clark. Pagdating doon, ayaw siyang i-test ng Red Cross dahil 4-5 daw ho doon. Yung daw ho 3-5 ay sa NAIA, sa Manila. Dito sa Manila. Hindi, mali yan. Mali yan doon. 3-5 lahat ang test pagka PhilHealth. Pagka ikaw ay magbo-volunteer ka magpa-test, ikaw magbabayad. 3-5. Ang babayad mo, 3-5. Kaya nagkakaintindihan. Dahil wala kami sa airport doon eh. Kaya sabi ko, dapat maglagay ng pwesto ang Red Cross sa airport dahil nga nagpapalit-palit, nagkakadituan. Meron silang kumukuha ng test doon ang sinisingil 4-5. Meron silang tigakuha ng singil doon. 4-5 ang singil noon. May nagpapatong ho pala kung ganun, Senator. Dahil ganun ho nangyari dito sa OFW, isang nurse, nagbayad na siya ng 3-5. Pagdating niya sa Clark, sinisingil siya ng 4-5. At dahil sa kulang ng 1,000 yung ibinayad niya, sabi niya, pwede bang dagdagan ko na lang sa inyo ng 1,000 dahil nagbayad na ng 3-5. Eh, hindi raw ho pumayag dahil kailangan daw bayaran niya ng buo yung 4-5. Ang hindi pumayag doon, Jerry, hindi kami. Ang hindi pumayag doon, yung kanilang locator doon sa airport. Wala ang Red Cross Clark. Hindi Red Cross yung ho yun. Yung inyong kay Secretary na sana maglagay doon. Ngayon, sabihin niyo lang doon sa nurse, kukunin namin, papakuha ko ngayon din sa telepono ngayon. Bigyan niyo sa akin ang pangalan, papakuha ko. Ito, doon at papatest ko sa Clark. Opo, ito ho, at nasa linya din natin siya. Ang nangyari, dahil nga gusto na niyang matest siya at para makauwi na, malakita kagad ng resulta, pumila siya doon sa libre, sa OWA, at tinest daw ho siya. Mukhang yun yung libreng test ng Red Cross para sa mga OFW. Noong una kasi, gusto niya magbayad para makauwi ng mas mabilis. Pero dahil sa hindi na nga umubra yung bayad niyang 3-5, dahil ang gusto ay 4-5, pumunta na siya doon sa libre. Hanggang, tinest din ho siya, Senator. Pero hanggang ngayon, pangatlong araw na ngayon, hinihintay niya yung result. Paano ho ba yun? Ang Red Cross ay nagtetest pa rin pero walang resultang maibibigay kaagad? No, usually 36 hours na pinakamatagal yun, mabilis na eh. Computerized na lahat yan eh. Pero bigay niyo sa akin ang pangalan, tatawagan ko ngayon din. At kung nakikinig yung opisina ko sa headquarters, tawagan niyo na kaagad yung sinasabi nila. Pero unang-una, bakit siya bumaba sa Clark? Dapat sa Manila ang baba niya. Napunta siya sa Clark. Hindi naman pwede doon dahil siyempre, yung computer naka-assign sa Manila. Wala pa kami opisina sa Clark. Hindi pa kami ready doon sa Clark. Yung flight nila. Eh, nung punta siya doon, yung flight nila, ang mga siwa doon, yung naniningil lang 4-5. Yun yung flight nila, talagang siya, Clark. Kung nagbayad siya, hindi sasauli namin yung pera niya. Dahil hindi naman dapat kami maningil lang kung hindi namin ginawa, di ba?
Oo nga ho eh. Anyway, tama yan, di ba? Mm-hmm. Opo. Babalik naman yung pera. Mm-hmm. Tama. Hindi naman problema yan eh. Madali naman yun. Okay. Kaya lang, nakakapagtaka. Nakakapagtaka ho doon. Titingnan lang namin doon, kung talaga nagbayad. Kung sino ho yung nagpapatong pa ng additional 1,000 na gano'n, Senator? May mga kolokoy talaga. Hindi, sa Clark talaga, matagal ko na pinupuno yan, 4-5. Meron silang grupo doon na ang sigil nila 4-5. Wala akong pakialam doon. Pero kung gusto nilang ipatest sa amin, galing sa PhilHealth, sisingilin, 3-5 lang ang sisingilin doon. Opo. Senator Gordon, kanina po, nung intro nung ninyo dito sa panayam na ito, may binabanggit kayong kinu-question pa nga ngayon ng mga taga PhilHealth yung kontrata. Binubutasan pa yung kontrata at mukha nga totoo dahil yung kanila pong legal counsel si Alfredo Pineda at mayroon pang isang abogado doon na highly irregular nga daw po ang kontrata ng PhilHealth saka ng PRC noong pong May 5. Una po, narinig nyo na po ba itong mga pangalan na itong mga abogado na ito? At pangalawa, sa tingin nyo, bakit po biglang bumubunghalit itong mga ito ng mga legal opinion ngayong naniningil kayo sa PhilHealth? Una-una, dapat simulod sila sa Department of Justice. Yan ang abogado ng basa. Mm-hmm. Bakit sila nakikialam? Dapat yung abogado ng basa ang pakinggan. Sinabi rin ni Dante Giran na makikinig siya sa DOJ, makikinig siya sa DBM. Pagka hindi nila kuha yung gusto nila, i-delay na naman nila at maglalabas pa sila sa diary. Huwag nyo lang kami siraan sa Red Cross pa, di ba? Huwag nyo siraan ng Red Cross, ang daming tulong niyan. Pagka nangailangan kayo ng dugo, kailangan nyo yan. Pagka nangailangan kayo ng ambulansya, kailangan nyo yan. Pagka kayo na ba, kailangan nyo yan. Lahat na ginagawa ng Red Cross, hindi naman kami naniningil dyan sa mga bagay na ganyan. Pero dito lang kami dahil napakamahal talaga ng testing. At kami pa rin ang pinakamura. Ito pa sabihin ko sa inyo, mga kaibigan, no? Mga kumbatsero. Pag ito, ininegotiate ko ngayon sa China, nabigyan kami ng mas mura dahil talagang magulo na rito. Pag binigay yan, baka maibaba ko pa. Pero hinihintay ko talagang maibababa yung tinatawag natin sa saliva test. Hindi pa tayo tapos sa saliva. Nauna na ang request dyan. Meron naman pinadala sa akin si Senator, si Secretary Titong Mendoza, si Attorney Mendoza, Titong Mendoza, na may bago yung R-cross at tawag doon. Kaya pinapacheck ko ngayon sa Berkeley, sapagkat yun, 5 minutes lang, tapos na. Kami, gusto namin mabilis, hindi mahirapan. Ngayon, ano mangyayari dito pag hindi sila nagbayad at hindi kami nag-test? Hindi ko gusto yan, ha? Sa kanila ngayon, ang responsibilidad na pagka ito lumaganap, remember, may traffic na tayo. Remember, naghahanap buhay ng tao. Pagbabalik uli yan, sino masasaktan? Tao. Ang mangyayari, hindi makakapaghanap buhay na naman ng tao. Sasara na naman yan. Ang mangyayari yan, mayroon mamamatay. Ano ba gusto nila mangyari? Nakita naman ninyo, yung Pabella Hospital na kailangan magpa-test. Sarado na kami. Sabi ko, buksan nyo yan. Mga frontliner yan. Nag-test kami 180 noong isang araw lang. May positive. At pinabayaan namin. Huwag nyo na singilin yan muna yan. Huwag nyo na singilin yan. Saka na lang tayo mag-usap dyan. Dahil ibig sabihin yan, kailangan na yung mga doktor. Ngayon, pati yung mga nadaanan ng doktor o mga tao na tamaan, kung sino nakatama doon, i-test din natin yan ngayon. Dahil kung hindi mo i-test yan, lalaganap na naman yan. Okay. Last point po, galing sa amin, Senator Dick. Kung hindi po magbabayad ng buo, kahit na meron ng binitawang salita ang presidente, hindi po kayo magre-resume ng testing kahit na kulang na lang manikluhod po sa inyo ang Pangulo? Hindi naman nagmamanik doon sa akin eh. Nire-respeto ko ang Pangulo. Ang sinasabi lang ng Pangulo, bayaran nyo. Hindi sila sumusunod sa Pangulo. At sinasabi pa niya, pinapangalanda ka niya, marami silang pera. Kaya nilang bayaran. Eh, ba't ayaw nila magbayad? Di ba? Eh, magkano ba utang? 1.1 billion. Ikaw to niya, yung nagdinegosyo ka rin, di ba? Magpa-utang ka na ng 100,000, kinakabahan ka na. Ito, 1.1 billion to a humanitarian organization. Eh talagang abusado yan mga yan. Araw-araw pala malaki ang itinataas. Pinipilit pa yung 100 million. 100 million, misal lang sila naka-advance. Pagkatapos nun, hindi na sila nag-advance. Lahat, Red Cross na nag-advance. At naniniwala kami,
Dahil sabi nila, babayaran namin. Eh, nung bandang huli na, nanigil kami, nagtigil kami, nagbayad. Nagbayad ata ng 400 million. Wala pa ilang araw, 700 million na naman. Wala pa ilang araw, abot na uli ng 800 million. Ngayon, 1.1 billion. Napakahirap pa. Akala nyo, hindi basta-basta tayo makakakuha ng pera para maibayad sa mga test kits. Ay, naku. Ay, sige, titignan pala natin. Ang bilis ho pala lumaki, ano, Senator Dick? 1.1 na pala ngayon. Oo, dahil 30,000 test, I think, is about... Teka, nasa na ba yung kuhan ko? Kung 3.5, magte-test ka ng 10,000, that's 35 million. Oo. Oh, araw-araw yan, 35 million, 35 million, 35 million. Eh, ganun na mangyayari. Ngayon, ang tinetest namin, nagbabayad ng 4,000 mga private sector. Pahala, wala naman, mas mababa pa kami nga eh, kaysa doon sa iba eh. Pumunta nga kayo sa ospital, magkano kayo sisingilin? Mahal, mahal talaga. May mga... Sa Makati talaga, mahal. Mahal talaga. Hindi mura yung test na yan. At hindi ko sila sinisisi. Pero kami, ang in-offer namin, pinakamura. Eh, bakit naman kami pag-iinitan yung mga yan? At walang isang salita ang gobyerno. Di ba na natatakot na sabihin, International Humanitarian Organization niya, Red Cross, pinuri na ng kapamunuan ng buong Red Cross sa buong mundo, na magaling itong Red Cross dito, nakapag-test ng marami, napakarami. Tapos ganyan, hindi babayaran. Eh, di baka wala nang pumunta sa atin dito. Dahil sasabihin nila, hindi mapagkakatiwala. Kaya, nahihiya rin ako kay Presidente. Dapat pag inutusan ng Presidente, sumunod ka. Pumayag yung DBM, sumunod ka. Pumayag yung DOJ, sumunod ka. Eh, ba't ka magmamatigas? Ano ba pinagmamalaki mo? Yung dalawang abogado dyan, eh, hindi natin kilala. Hindi ko nilalait yan. Pero huwag kayong ganyan. Sumunod kayo. Kapag kung alam nyo ang batas ng gobyerno, abogado ng gobyerno, DOJ, Opo. Ang bibigay ng opinion. Ang nababasa ko po dito ako personally po, Senator Dick, ano, ngayong maraming hindi na te-test, mukhang merong nag-scheme na ang CCA ibunton sa Red Cross para mapilitan kayo na wala kang magagawa doon. Handa kaming harapin niyan, dahil alam namin sa totoo lang hindi namin ginagawa 'yon. Ang dapat buntunan ng CCA, hindi ako naninisi, dapat singilin, dapat ipakulong. Ombudsman case yan eh. You are hurting the people. You're doing damage and injury to the people by not paying, by not fulfilling your contract and doing damage not only to the people but to the Red Cross. Under the law, ombudsman ka. Yan lang. Bahala kayo doon kung anong gusto ng tao. Ganun na lang. Pero kami, nakita naman yun, nangailangan yung hospital, tinest namin. Marami kami tinetest. Yung mga naiwanan dyan, mga butis, yung mga nurse na pabayaan, tinetest namin, hindi namin sinisingil. Yung doktor sa PGH, 122 bags of blood ang binigay namin, hindi namin sinisingil. Dahil humanitarian organization kami. Pero hindi naman kami pwedeng malugi, gigilitin namin ang leg namin para mabuhay yung mga tarantado dyan sa PhilHealth. Nakakapagsalita tuloy ako na hindi maganda eh. Okay. Alagang tarantado. Hihintayin na namin na sila makapagbayad na at makapag-resume na rin ang Red Cross. Yung ginagawa nila. Tingnan nila yung anak nila. Pagdadasal ko, huwag ma-COVID. Okay. Senator Gordon. Salamat po. Sa next time na lang yung retirees, gusto ko sana yun. Kaya lang, sinesenya sana kami dito. Oo, tama yun. Yung retiree dapat 35 years old, pinag-retire dito. Isa rin kalokohan yun. Isa rin hong kalokohan yun. Isa rin sa hapon. Pambiyan. Thank you, Bob. Hindi ko na alam kung anong pipihitin natin dito sa bayan natin. Lahat may mga gimmick eh, di ba? Talaga. Grabe. Senator, salamat po. Thank you. Next time po ulit. Thank you. Pasensya na kayo. Hindi, okay lang po. Magmamadali rin ako dahil may speech pa ako na sa is. Sige, tuloy. Next time, thank you. Senator Dick Gordon. At mga kumpatsero ng bayan, katunhing at kajeryos. Kahit sino naman talaga iinit ang ulo sa ganyan. Kahit na ganitong pabago-bago ang panahon, kumpatsero. Kapag ganitong pabago-bago ang panahon, talaga naman yan. Mahihirapan tayong mag-ayos. Lalo na magpintura ng bubong. Eh bakit mo ba naman gagawin yan kung bachero? Eh kung may mabibili ng mga yero, may pintura na. Ha? Saan ka pa? Kundi sa Sherilum Pre-Painted, may aluminum na, may pintura pa. Available in colors red, green, and blue. Para sa bubong na matibay na, makulay pa. Mag-Sherilum Pre-Painted ka na!
Babalikan po natin yung issue na yan. Makakausap natin yung isang OFW. Pero na, gaya ng binabanggit ko kanina, kumbansyero, na-test siya. Na-test so, naman siya. So, mukhang nagte-test pa rin. Tuloy, mukhang tuloy pa rin ang testing. Ang problema ay yung resulta. Mamaya, malaman natin doon sa OFW na nakakausapan natin. Pero... Kumbachero? Kung tag-ulan. Hindi, mahirap talaga kumbachero pagka ganitong panahon. May nadaanan ako kanina. Nag-aabang. Siguro, may mga jeep na hindi naman na talaga bumibiyahe. Aabang-abang yung kababayan natin, nauulanan. Kasi nga, hindi naman talaga kakasya lahat dahil yung... Ilan pa lang mga ngayon? 50% pa lang ang capacity sa public transport natin. Oo, hindi ubra. Kaya kung ako sa inyo... Bibili na ako ng sarili kong kotse. Tamang-tama, kumbachero. Naalala mo ba yung Cherry Tigo 2? Ah, yung 5-seater na may maluwag na interior at naka-leather seats na. Yun 5,600 lang yung babayaran mo kada buwan? Yun nga! Hindi ba tapos na yung promo na yan? Extended. Hmm. Extended po, mga kababayan, ang promo na yan hanggang December 31. Saan ka pa ba naman makakakita niyan? Nag-iisa lang yan. Yan ang all-new Cherry Tigo 2! Para sa mga detalye, check out ang kanilang website, www.cherryauto.ph. Ang mga kumbachero ng bayan, Katunying at Ka Jerry. Dos! Achi, ahiya, Dr. James D. Lakyam kong di hun 602 ng gabi. Bordos sa DZRH. Isyu ng bayan, katotohanan. Dos! Bordos! Tuloy-tuloy po tayo, 2x2, 6:08 ang ating oras. Yan, Nakikinig din sa atin ng, tamang-tama, Ka Jay Gomez, Kong Abel Soliman, dyan sa London. Galing dyan sa United Kingdom, itong makakausap nating OFW, isang nurse, kumbachero. Na dumating sa Pilipinas noong Friday. Magkano yung yung sinisingil sa kanya na una? Nagbayad siya ng 3.5. Pero yung una, yung 3.5 yung binayaran nga niya para sa swab test kasi alam niya na wala na yung libre dahil wala yung Red Cross. Pagdating sa Clark, 4.5 ang sinisingil sa kanya. Gusto niyang dagdagan na lang ng 1,000. Hindi pumayag. Kailangan daw bayaran niya ng buong 4.5. Abay maloko. Tapos bahala na daw siyang mag-refund ng 3.5. So ang ginawa niya, pumunta na lang siya sa OWA. Siguro yung OWA tsaka sa OWA dadaan para doon sa libre ng Red Cross. So na-test pa siya nung Biyernes hanggang ngayon, naghihintay. Wala pa yung result. Habang siya ay naka-quarantine, siguro daw mga 50 silang dinala doon sa... So clean, so good. Nahuhulaan ninyo na ba yung mga estudyante ng AIM, sina Sunny De La Cruz, Daisy Diane De La Cruz, Bianca Loren De La Cruz, ng Calamba, Laguna. Kuya Mark, magandang gabi po sa inyo. Tama, ang tinutukoy po ni Kumbachero ay ang paboritong pasyalan ni Het. Ang Sogo Hotel. Si si Kurt Yang, alam na alam din yan. Tsaka habang nakikinig si Miss Gina Yang. Tapos sabi ni Attorney Ronnie Heron, marami pang barangay sa Batangas City ang walang kuryente hanggang ngayon. Mabuti. Diyan kaya sa Sogo, sa may Clark, may kuryente. Tanong natin, nabanggit mo kong bachero, bago lang sa Clark malapit ba sa Clark Airport? Sa Clark mismo? Sila ay sinundo mula sa Clark, dinala doon sa labas. Sa labas ng Clark. Sa may bus terminal daw yata yung Sogo ron. Doon ang Sogo. Mayor Ray Katakutan, hindi pala doon sa Clark, New Clark City ito. Sa Clark, labas lang nung Clark Field, Pampanga. Baka no? Dao siguro na kasakop. Ating Annabelle Tapalya, ito na, makakausap na natin si isang nurse, si Darren. Si Darren Tupas. Darren? Po, magandang gabi po, Ka Jerry, Katunin. Hi, Darren. Si Darren, tama ba na ikaw nakasubaybay din sa 2x2 kahit ikaw nandun sa... London? London? Oo naman po. London ka ba mismo? Sa Somerset po. Somerset? Aba, naging pelikula na yun. Naging pelikula na yun, ha? Yung Somerset Beach. Ano yung pelikula? Mario Joseph. Hindi niya alam yun, kumbachero. Bata pa yata ito si Darren. Okay, so sa Somerset sa UK. Sa UK. Malayo ba yan sa London mismo?
Malayo po. Nasa 4 hours po yung malayo. Bus. Eh, di ba mayroong lugar dyan yung Edinburgh, kung tawagin? Malayo rin ba yun sa'yo? Sa Scotland po. Ah, Scotland naman yun. Maliligaw pala tayo. Sasabihin, pagka sinabi pala natin, saan ba si Mel Gibson dito? Yung sumigaw siya ng FREEDOM! Iba pala yun. Ano? Eh, saan doon yung, saan malapit ba yan doon sa pinaglalaruan ng tennis dyan? Ah, yung Wimbledon? Ay, malayo din po. Lahat na sabihin natin, malayo. Ano? Yung may mga batong tinumpok-tumpok na ganun. Sa Stonehenge. Ay, malapit po doon. Ah, malapit kayo. Sa Stonehenge. Sa Blackpool, malapit kayo? Malayo rin. Malayo din, pambira naman po. Eh yun, sa HNWB, si Hal. Okay, so saan tayo pinupulot? Ngayon, nasaan ka ba ngayon? Hindi, teka muna. Si Darren ay nurse dun sa Somerset. Tama, Darren? Opo. Oo. Mabuti't nakabiyahe ka. Nakabiyahe ka, napayagan ka magbakasyon eh. Ang taas ng kaso ng COVID. Opo, kasi sinabi ko magpo, pag family matters po, pinapayaga naman po nila. Matagal na ba kayong OFW dyan sa UK? 2 years po. 2 years. First time mong makabakasyon? Hindi po. Hindi every 6 months po, sinatry ko po maka-uwi. Ang galing naman, ano? Magaling yung pinagtatrabaho mga district hospital. Okay, natanong ko kanina, so kailan ka umuwi uli? Anong petsa? Noong Friday po, 23. Itong October 23. Opo. Tapos sa ngayon, saan, tama ba yung binabanggit namin kanina ng description? Nasa Sogo Hotel ka ba? Opo, so clean, so good. Lahat kayong galing sa Clark na nakakasabay mo, ay dyan kayo lahat dinala? Karamihan po. Oh. Eh, kumusta naman? Kumusta naman ba yung, doon sa mga hindi pa nakakapasok sa Sogo, ha? Ano ba itsura nung Sogo? Padalan mo nga kami ng picture. Meron ka ba mga picture dyan? Meron po. Ayan, ito pala. Ayan, naka-PPE ka. PPE. Kundi pala, may mga salami. Totoo ba yung kinukwent? Ayun yung pagkain. Ang daming kanin, ano? Ang daming kanin, pero konti ulam. Tapos may bottled water. Uy, yung CR, oh. Malaki yung CR. Parang malaki yung CR, no? Oo. Makitid lang, pero mahaba. Malinis, ano? Malinis. Ayan, may kanin na naman, ang dami. May kanin, saka may parang... Itlog, saka ano nuggets. Nuggets. Dadalawa lang. Dalawang nuggets. Dapat, hindi plural yun. Nugget lang yun, eh. Ito yung hallway. May upuan sa labas. Maayos. May salamin ba yung kisame? May kinukwento si Het dito. May salamin ba yung kisame nung kwarto mo? Wala po. Hinahanap ko nga din po eh. Wala. Sa dingding lang meron. Ayan o. Sa dingding. Ayan o. Sa dingding. Yun pala. Wala sa kisame. Ibang... Het, wala raw. Wala raw sa kisame. Iba na yung nagbago na kaysa sa yung pinuntahan. No? Pinapasaya lang natin to si Darren. Kung Biyernes ka pa nandyan, Biyernes, Sabado, Linggo, Lunes. Fourth day mo ngayon? Opo, bali. Third day po. Third day mo sa Sogo Hotel. Okay naman, yung pagkain ba dyan ay libre? Libre po. Libre, okay. Bawal kayo lumabas, ng kwarto? Bawal pong lumabas. Mm-hmm. So yung mga upuan sa pinto, doon nilalagay yung pagkain nyo? Opo, para walang kontak. Na lang sila. The doorbell. Okay, pakikwento mo nga sa amin yung nangyari. Yung sa test yung nangyari doon sa binayaran mo. Tapos si Darren kanina, nung una kong makausap kung Bachero, nabanggit din niya, yung binanggit ni Senator Dick Gordo na 10,000. May mga nag-aalok daw ng ganun. Saan yun, Darren? Private laboratories po. May mga ahente sila dyan, ganun? Opo. Magano daw kabilis kapag magbabayad ka ng 10,000? Parang 12 hours po. Uy, mabilis? Mabilis. Kung ba yun? Reliable ba yun? Hindi ko lang po. Kaya hindi mo na pinatos eh. Una, mahal. Opo. Pangalawa, medyo kakabahan ka ng konti kasi medyo mabilis yun, ano? Kesa dun sa pangkaraniwan na at least ay 24 hours. Ngayon, tingnan mo, Biyernes pa ng gabi siya dumating dito. Hanggang ngayon, hindi niya pa nakikita yung kanyang mga anak, yung kanyang pamilya. May anak ka na pala. Mukhang dalaga ka pa eh.
Dala na raw. Oh. Okay, so yung nagbayad ka ng 3.5 para sa swab test, dahil ang alam mo, wala na ngang libre dahil tumigil ang Red Cross. Opo. Okay, pagdating dyan sa Clark, ano nangyari? Tinanong ko po yung nag-a-assist sa OWA kung paano po mangyayari, kasi nagbayad na nga po ako ng advance. Tinuro po nila ako dun sa cashier. Ayaw naman po ng cashier kasi 4-5 na daw po dito sa Clark. Tinuro po nila ako sa Bureau of Quarantine. Eh, hindi rin po nila masagot kasi first time nga daw po nangyari yun. So, gusto po nilang mangyari, bayaran ko po yung 4-5. And then, tsaka ko na lang daw po itanong kung marerefund ko pa po yung 3-5. Doon ako eh, doon sa tono pa lang eh, sa linya ng salita eh, parang mahirap, parang malabong ma-refund. Hindi nila alam kung kasi marerefund. Nakalagay po kasi doon non-refundable. Okay. So, paano nga nangyari? Anong sumunod na nangyari? So, nag-ano na lang po ako sa OWA, yung pre-test po nila. Yung bang pre-test ng OWA, yun yung sa Red Cross din? Hindi ko lang po alam. Kasi iba po yung mga swab ban po ng Red Cross, iba po yung sa OWA. Okay. Yung sa OWA, libre? Opo, sa libre po. So hindi mo alam ngayon kasi pinapatanong ka, kung narinig mo kanina si Senator Dick Gordon, pwede daw niya ipakuha kaagad yung result ng test mo. kung Red Cross ang nag-test sa iyo, no? So hindi mo malaman, wala bang nakalagay na cross doon na pula? Walang palatandaan kasi kanina nag-assume pa tayo kung bachero, baka nag-resume nga yung Red Cross kahit government agency yung nagpa-process, ano? So hindi natin masabi kung ano yung OWA na to, kung anong testing center. Ano sabi ng OWA, kailan daw lalabas yung resulta ninyo? Ang sabi daw po 2 to 3 days daw po. Tama-tama, 3 days ka na ngayon. 3 day na ngayon. Ang dami mo nakakain libre dyan. Ang daming kanin dyan. Daming kanin. Huwag mo ubusin yung kanin. Masyadong marami kanin. Wala pang abiso sa'yo kung kailan, hanggang kailan kayo dyan? Wala po. Kasi may matatanggap po kami na text or email. Pag lumabas na po yung result. Okay. Tsaka pag ready na po yung quarantine certificate namin. Tsaka pa lang kayo palalayain. Yun, opo, tsaka yun, pala po pwede lamang. Yun eh, kung negative, matanong ko lang, Darren, doon ba sa pinanggalingan mo, di ba, nurse ka, marami ka bang mga naging pasyenteng may COVID doon? Nung bago po ako umalis, wala pa naman po kaming pasyente na COVID sa ward namin. Pero nung pagdating ko po dito, nagkaroon, nagsuspite na po yung peak nila. Kaya, kami na po nilalagay yung mga COVID positive po. Doon sa ward ninyo doon. Saktong-sakto yung alis mo. Saktong-sakto pala yung alis mo, ano? Yun nga po, sakto. Ano bang department ka doon sa hospital? Anong ward? Surgical ward po kami. Surgical ward. Pero dahil nga po COVID, karamihan po ng surgical, ng mga surgeries po na cancel. So, kami po din nadala yung mga COVID. Sana naman negative. Pero dyan sa Sogo, talagang hindi kayo pwedeng lumabas ng kwarto. Bawal po. Halimbawa, pumasyal ka man lang sa lobby, makipagkwentuhan kung kanino doon. Bawal po. Kasi baka po ma-expose po kami. Mahigpit talaga. Kumusta, malaki ba yung kwarto? Okay naman, sakto naman sa... Okay naman po siya. Malinis talaga. Talagang pinangatawanan na niya Mr. Edlas yung so clean, so good. May TV. May cable ba? Po. Cable. May cable? Pero isa lang channel lang po. Isang channel lang? Mario Joseph. Matindi pala yung cable na yan. Anong cable yan? Ano ba? May cable pero isang channel lang. Isang channel lang. Mr. Edlas. Nako eh, pagdagdagan nyo ng channel. Ano bang... Palagay nyo yung 129, kaya channel 18. Oo, sabi nyo, DCRH. DCRH yan. Pero may wifi naman. Meron naman po, pero sobrang dami po siguro namin, mahirap po makakonect. Ay, nako, parang wala rin. Parang wala din. May nasisilip ka bang nag-check-in dyan pagkahal mula sa bintana mo? May mga dumarating ba na ibang, yung mga magkakasama?
Wala po eh, nasa gilid po kasi bintana ko. Ah, sayang naman, wala ka machichismo. Okay. Darin, mag-ingat kayo dyan ha. Sana'y lumabas na yung negative na result mo anytime. Thank you po. Salamat. Sige po, bye-bye. Bye-bye. Si Darren, Darren Tupas. Ayun, Darren Tupas. Si Mantochi, nag-message sa atin, kanina ang biyanan ng driver ko ay sinisingil lang 15,000 para sa swab test ng Qualimed Hospital sa Santa Rosa, Laguna. Ito na yung mga sinasabi nating masamang epekto ng kakaunti ang nag-o-offer ng swab test. Mm-hmm. Kasi mas marami, mas mura. Oo, mas marami nga, sa ganitong nako. Sa problema ho natin sa COVID-19, alam nyo ba may mga tao pa ring maswerte sa buhay kahit na ganyan ang sitwasyon. Wag mo akong binibigla bayaw. Talaga? Di ba kuyang birthday pala kung bachero ni Secretary Ed Anyo. Ngayon? Oo, Secretary. Magka-birthday sila ni Secretary Mon Lopez ng DTI. Aba, tinan mo nga naman. Binabati ka, Secretary, ng iyong dating estudyante, si Major General Ed Arevalo. Aba. General Arevalo, magandang gabi. Si Ramir Simbaho naman ay nakikinig. Ay, thank you. Habang nagko-compute daw ng grades ng kanyang mga estudyante. Ay, pasa mo na lahat yan. Ipasa mo na lahat, maayos naman mga bata yan eh. Oo. Oo, lalo na pagka nagpadala ng longganisa. At bumili ng tusina. Daddy Andres Eduardo, ang dami raw na sirang palay sa HN Nueva Ecija. Daddy Andres, sana po yung nakaligtas naman yung mga palay diyan. At si Ray Miguel Katakutan, ay 4 na araw na raw na nagpapagaling dahil sa dengue. Oy, Ray Miguel. Dengue naman. Oh, magpagaling ka. Kayang-kaya mo yan, pare ko. Oo, tinatanong naman ni Mr. Jerome Tang, ayos na raw ba? Nakuha mo na. Nakita ko na. Ngayon pong panahon ng COVID-19, alam mo ba kung bachero, may mga taong swerte pa rin talaga sa buhay. Oo naman, lalo na yung may mga balanced diet at healthy living, hindi sila basta-basta nagkakasakit kung bachero. Balance din ang sugar nila sa katawan, talagang mainam na mapangalagaan po natin ang ating blood sugar dahil pag tumaas ang blood sugar, maaring humina ang ating immune system, lalo na ho yung mga 40 anyos pataas. Alam mo kung bachero, yung mga antioxidant gaya ng alpha-lipoic acid at minerals tulad ng chromium picolinate at zinc ay tumutulong mag-balance ng blood sugar at tumutulong ding alagaan ang ating kalusugan. Pero syempre, mainam na laging may kasamang healthy, balanced diet at exercise ha. Diamax in Forte has alpha-lipoic acid, chromium picolinate and zinc. Stay healthy at alagaan po ang ating blood sugar. Mahalagang paalala, ang Diamax in Forte ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Mabibili sa lahat ng Mercury Drug Stores. Ang mga kumbatsyero ng bayan, Katunying at Kajeri. Dos por dos! Jerry Labasan tinatanong pa. GB, MMA fighter ba yung ambassador natin sa Brazil? Kasi nga naman ang malupit ano? Ang Brazil nga naman magagaling sa magagaling din sa mixed martial arts yung mga yan eh. Pero hindi, Pilipino 'yon na ambassador lang natin doon. Pero nakakalungkot ha, pinagpepestahan tayo ng kwentuhan. Eh kilala ang mga Pilipino sa pagiging mabait malambing, mapagmahal sa kapwa. At kinikilala nga ang mga Pilipino sa abroad sa pagkalinga sa kahit na hindi nila kababayan. Hindi nila kalahi. Tapos mababalitaan nilang Pilipino, inape ang kapwa Pilipino. Sobrang, ayan, nakikita mo kung sa ibang bansa. Grabe, Ito, pama. Ay, naku. Grabe, Sus Maria Josep. Sus Mariano. Sinapok. Sus Mariano kain doon. Sa kaya na hindi naman na bata yung kasambahay, kung bachero. Siguro ang sinasabi niya. Sinampal, ayun o. Sabi niya siguro, muchacha! Tonto! Naku. Mga salita lang harassment na yan. Talaga. Pag-abuso na yun. Sus Mariano kain doon. Lalo pa yung ganitong physical nang sasaktan. Sabi ni ating Irene Messina, kung makakaharap daw niya yung ambassador na yan. Huwag mong pagmamalupitan. Isusumbong daw niya kay Tita Rosing Taan at Almario Taan ng Gimban Mebesiha. Akala ko ay pagbubuhatan din niya ng kamay. Hindi, pagsasalitaan lang din daw niya. Napakagaan naman ng pingkok ng bibig niya.
Pagsasalita nung ambassador. Nung ambassador, oh. Ano? Hindi maganda. Mm. Eh buti pa si Senator Dick Gordon, parang gusto ko nang magsalita na hindi maganda eh. Oo. Kung kanina man eh nasabi niyang katarantaduhan yung ginagawa doon sa PhilHealth, eh parang nga. Talaga. Eh kung ano man yung problema nila doon sa kontrata, bahala na eh. Pero yung susubain mo yung nagbigay ng serbisyo sa iyo. Mm. At pagkatapos ay gagamitin mo pa ngayon pinakabala ang ating mga kababayang hindi ma-swab test. Oo. Eh anak ng baka. Talaga. Magbayad kayo. Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. Hanggang sa susunod na hambalos at hagupit ng 2x2 MBC Network News. Susunod na. Think to myself, what a wonderful world. Thanks for watching. The video is part of DZRH Play Now. DZRH Play Now is the digital platform of DZRH Digital Properties, DZRH News Television Facebook, DZRH Manila, DZRH News Television YouTube, and www.dzrhnews.com. Watch all DZRH Radio and DZRH News Television programs and segments. Magkaroon ng access sa lahat ng DZRH digital exclusives, news, programs, and special reports. Maging maalam sa mga nangyayari. Like and follow all these digital channels. Like and follow all DZRH digital channels and platforms and be updated all the time. This is the DZRH Play Now. Follow us and we will follow you. Servisyong tapat sa iyo, DZRH.